Relationship bino-workout nyo yan. Hindi basta-basta lang wala kayong gawin. No? So ngayon, nagiging Kristiyano na tayo, nagiging anak na tayo ng Diyos. Ano ba bang gagawin natin? So, di ba? Lahat ng, sabi nyo nga, lahat ay babasagin. Basag na basag. No? Babasagin ng Diyos. Ibig sabihin, nangangailangan tayo ng isang amang talagang true sa atin. At paano natin gawin yan? Magiging intimate tayo. Magiging intimate ka ba sa Kanya kung ikaw ay hindi? Talagang may mga bagay pa na nasa buhay mo na hindi mo pa, ano, yung kumbaga, yung own self mo parang ina-attack ka pa rin. Di ba? Sino sa inyo dito ang gustong may intimate relationship with the Lord? Amen! At patunayan na kayo nandito ngayon kasi gusto nyong magiging close kay God. Amen! Di ba? Walang mangyayaring intimacy kung both of you wala. Paano katutulungan ng Diyos kung hindi ka rin lumalapit sa Kanya? Ito ba yung scriptural text natin? James 4:8. Everybody read. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you low-minded. Anong sabi ng first statement? Come near to God. Hindi niya sinabing, come, go far away. Diba? Sabi ng Biblia, kailangan natin lumapit sa Diyos. At anong gagawin ng Diyos? Siya rin mismo lalapit sa iyo. So ang nangyari dyan, may intimate na nangyari sa inyo. No? At ano ba ang purpose kung bakit niya tayo niligtas? Diba? Kasi gusto tayong pangalagaan ng Diyos. At paano gagawin ng Diyos na yan na pangalagaan niya tayo kung tayo mismo ay lalayo? Okay, sa umaga nito, ang Diyos ay may paparating sa ating lahat kung paano, no? Paano natin i-develop. So, how can we, balik muna, how can we develop an intimate relationship with the Lord? Paano? Okay. We have these three G's of developing intimacy with the Lord. No? Tatlong G. Sa tingin nyo, ano kaya yon? Okay? Next slide. In 1 Corinthians 13 verse 11, the Bible says, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child, and I even reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Sino sa inyo dito nung ipinanganak pa lang may ngipi na? Sino sa inyo ang ipinanganak na may salawal na? Sino sa inyo dito ang nung ipinanganak marunong ng lumakad? Wala, di ba? So, ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus Christ, yun na yun ang nangyaring spiritual birth mo. Kung ikaw ay pinanganak, ibig sabihin, hindi ka lang magiging 1 month or forever. Magiging, hindi ka lang magiging 1 year forever. So, ibig sabihin, may pagmamature ka, mag-grow ka. Okay, next slide. Okay, sabi ng Ephesians 4 verse 13 to 15, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to what? Mature. To mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Saan tayo magmamature? Dito, sa fullness of Christ. So, tayo'y inaatasan na hindi lang magiging stagnant yung pagiging anak ng Diyos. Kailangan natin mag-grow. Kagaya ngayon. No, nung tinanggap mo si Jesus Christ, dito ka na, you are attending services. At gusto mo pang magpagamit kasi gusto mo talagang mag-grow. Nagiging part ka na ng worship team. Kung ano-ano yung ginagawa mo sa simbahan, marunong kang magluto, part mo yan. Kung marunong kang kumanta, part mo yan. Okay, next slide. Okay, ano sabi? So that we may no longer be children. Tossed up and thrown by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede magiging, at talagang
we need to grow up. Diba? Okay, next slide. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Okay, next slide. And you therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. As you grow, kailangan mo magiging matatag kung ano man yung hinahawakan mong doktrina. Hindi basta-basta na lang kung saan ka napupunta, yung ilong mo nandoon, ilong, para kang kalabaw. No? You have to take care of yourselves para hindi ka ma-carried away ng mga error. Diba? Maraming mga false ano ngayon, preachers na they are claiming that they are the perfect church of God. Parang ganun. So, ano, yan. Ano, dapat, ano, okay. 2 Peter 3 verse 17 and 18, anong sabi ng Bible? But, grow in what? We have to grow in the grace and knowledge of our Lord. Importante yan, mga kapatid. No? Alam nyo naman na ang mga Kristiyano ay tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng grasya ng Lord. Biyaya niya, grasya lahat yan. So, dahil naging anak niya na tayo, so kailangan nating mag-grow sa kanyang knowledge. Next slide. So, andyan na ang number one. How are we going to develop an intimate relationship with the Lord? He wants us to grow spiritually. Paano mo makakamtan yung growth na yun kung ikaw ay isang Kristiyanong tamad? Wala ka man lang quiet time. Wala ka man lang, hindi ka man lang nagsuspend time sa kanya. Paano ka mag-grow kung yung Bible no nasa tabi lang? Dinadaig ka ng katamaran mo. Hindi pwede yan. We have to do our part kasi yung Diyos nandyan lang yan palagi sa atin. Di ba? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Okay, number two. Everybody with? He desires us to wear the glow of God. And what is this glow of God? Okay. The glow of God is what? It is the strong, bright light of Christ which shines forth from our face due to the heart that is greatly fired up by the Holy Spirit. Okay. Sino sa atin dito ang may glow of God? No? Nagiging light na tayo. No? Anong magagawa? What's the use of light? If maliwanag na. Diba? Nagagamit ang light sa malilim. Tandaan nyo mga kapatid, nung kayo ay nagiging anak na ng Diyos, kayo ay nagiging ilaw na. Nagiging light na kayo. So, paano nyo ma-develop yung intimacy nyo sa Lord? Kung sa mukha nyo pa lang, hindi na makikita. Diba? Ang anak ng Diyos ay masayahin. Amen? Amen? Ang anak ng Diyos ay walang problema ang hindi nasusun. Amen! Lahat tayo ay palaban. Amen! Amen. Ang Kristiyano ay hindi masungit. Amen! Hindi nakabusamot. Amen! Diba? The glow of God. Paano makikita sa atin yung glow of God? Yung tayo ay nakasimangot? Diba yun ang walang ngipin? You have to smile. Amen! Amen. Kasi ang Diyos ay